classroom for today's video ay meron tayong kliyente from Marikina City. Ito nga pala si client ay nakita lang daw niya kami sa TikTok, o diba? Kahit daw super layo ay talaga namang pupuntahan daw niya kami. Kahit daw bumagyo, umalan, umaraw ay pupunta talaga siya. Ayan nga, meron pa siyang eyelash extension galing sa iba. So ayun, sinabihan namin siya na kapag hindi po galing sa amin ay may bayad po ang pagre-removal. Pero pag galing po sa amin ay libre po. Yes po, libre po iyon. Basta galing sa amin, ha? At lagyan na nga natin siya ng eyelash removal para masimulan na natin ang, alam mo na. Sa paglalagay ng eyelash cream removal ay kailangan sakto lang, ha? Hindi masyadong madami, hindi masyadong konti. Basta sakto lang kung gaano karami ang tatanggalin mo, ganun din kadami. After natin maglagay ng eyelash removal ay kailangan natin patayin yung ring light. After 5 minutes ay ayun na nga, start na tayo magtanggalan dito. Tinanong ko si madam kung may nararamdaman ba siyang sakit or mahapdi, pero hindi siya sumasagot. Siguro nakatulog siya. Medyo nahirapan ako sa pagtatanggal ng eyelash extension dito dahil nga ay super kapal din ng glue dun sa root ng eyelash extension. And talagang ingatan ko na para hindi masaktan si client sa pagtatanggal ko. Sa pagtanggal ko nga ay hindi ko talaga naiwasan na matanggalan siya ng natural lashes katulad nito. Hindi talaga siya maiiwasan, lalo't not nakapal yung glue niya, overglue nga kung tawagin. Pero gagawin ko ang pinaka-best ko para maging safe pa rin yung natural lashes ni client at maiwasan talaga natin na ma-damage talaga ang natural lashes niya. At dahil hindi ko pa siya natatanggal noong una, bali pang second attempt ko na to sa pagtatanggal ng kanyang eyelash extension, ginamit ko na yung bagong deliver namin ng eyelash removal dahil yung unang gamit namin ay ubos na talaga, as in dahil wala pang stock talaga, guys. Ang brand na gamit ko na yan ay sa Jenny Lash. May napagsabi din sa akin na maganda nga daw tong eyelash remover din nila, pero mahapdi daw talaga pag naipasok talaga sa loob ng mata ni client. Kaya sobrang pag-iingat ko talaga dito, guys, para lang hindi siya mapasok sa loob. Oh my god. Laki ang pagkakaiba nung ginagamit ko sa bagong gamit ko ngayon, dahil yung last na gamit ko, yung talagang ginagamit ko talaga ay ang ano niya, para siyang ano, yung parang dinurog na gulay ganon. Then kasi ito naman yung bago ay para siyang lotion, gel, parang gel ba talagang tawag dito? Ayun na nga, another babad na naman tayo dito, another 2 minutes. So ayun na nga, magtatanggalan na ulit tayo, it's one second time around. In fairness, ah, maganda siya gamitin. And sobrang ano din niya, hindi siya mabaho, mabango siya. Parang alat yung lotion, yung amoy niya. Ayan, tapos na tayo magtanggalan dito. Oh my god. So, kailangan natin linisin muna ang eyelid ni client. Tanggalin natin yung mga natitirang cream gamit ang cotton bud. Bago tanggalin ang eyelash removal patch, ay kailangan ko munang linisin yung eyelid niya. As kailangan talaga walang matitirang cream sa eyelid niya. And kailangan talaga malinis ang lahat. Para, di ba, pag nag-shampoo ka, walang matitirang cream and hindi masasaktan si client. At sa wakas, natapos din kami sa pag-eyelash removal. And mag-shampoohan na tayo. It's lash bath time. At dahil galing tayo sa pagtatanggal ng eyelash extension, ay kailangan linis na linis yan, ha? Linis na linis na linis na linis. Katapos mo nga siyang linisin, ay kumuha ka ng tissue at tanggalin mo yung bula. At pagkatapos mo tanggalin ang bula, ay syempre, kailangan mo na banlawan, dahil babanlawan mo yan ng maigi. Banlaw. Katapos mo nga siyang banlawan, ay kumuha ka ng malinis na tissue para punasan yung eyelid ni client para matuyo siya, ha? Kailangan tuyong-tuyo bago kayo magsimula ulit sa panibagong eyelash extension set. Pagkatapos mo nga punasan, ay kumuha ka ng cotton buds and linisin mo yung eyelid ni client. Perfect yan, guys. Perfect yan. Edi tapos ka na maglinis, i-brush mo na siya gamit ang spoolie, ha? Kailangan spoolie ay bago. Kasi kada client namin, kung ano yung ginagamit namin sa kanya, ay iyon din ang binibigay namin sa kanya. Syempre, for free yan, ha? Libre yan dito sa amin. Saan ka pa? Habang binabrush ko siya, syempre, nakatapat sa kanya yung mini pan ko. Diba? Kita-kita niya naman, firefly ang tatak niyan. Ang ganda talaga ng mini pan ko. Consistent yung battery niya, guys. O, diba? Ilang buwan ko na siya gamit, pero ganun pa rin yung gamit ko sa kanya. 3 days or 2 days bago ko siya i-charge. Depende sa paggamit mo. Never ako nakapag-charge ng isang beses isang araw. 2 or 3 days ko siya bago siya i-charge. Pagkatapos ko na nga siya linisin, ay pinadilat ko muna si client para makita niya yung natural lashes niya. And tinanong ko sa kanya kung manipis ba talaga yung natural lashes niya. Sabi niya, ay oo daw. Pero dati daw ay medyo makapal pa. Pero hindi naman daw ganun kakapal. May lahi daw talaga silang manipis ang pilik mata. So ayun, sabi ko sa kanya, ganito ba talaga yung eyelid mo? Parang may konting maga. Sabi niya, ay, oo, ganyan talaga yan. Dati daw kasi nagkaroon siya ng kulite and hindi na nabago at hindi na natanggal. Normal lang daw sa kanya yung ganyan yung eyelid niya. Kasi syempre, natatakot ako baka mamaya may ano, diba? Hindi ko siya lalagyan ng eyelash extension. At yun na nga, start na tayo maglagay ng tape sa ilalim ng kanyang eyes. Yung iba, binabash ako bakit ko daw nilalagyan ng tape sa ilalim ng mata ni client. Eh, ba't nangingialam kayo? Eh, ganyan na akong maglagay ng eyelash extension. Diyan akong komportable. Yan yung paraan ko para maayos yung paglalagay ko ng eyelash extension. Tapos may nag-comment pa dyan na, ay, sobrang daming tape
naman yan. Eh, ganun talaga, hindi ko tinitipid si client. Anong gusto mo? Isang tip lang sa isang dalawang mata? Oh my God. Siyempre, magbabayad ka ng tama. Kailangan ibigay namin yung fully package ng aming serbisyo. Plus, kapag maayos ka pa makipag-usap sa akin, siyempre, lalo ang gagandahan yan. Siyempre, may kasama pa yung gana sa paggawa ng eyelash extension mo. Diba, saan ka pa? Pag ikaw ay masungit, ewan ko na lang sa'yo. Char! So far, wala pa naman kami na encounter na client na masungit. Siguro pag nagkaroon kami ng gano'n ng kliyente, hindi ko talaga alam kung ano yung mararamdaman ko, kung ano yung, di ba? Kasi hindi ko pa na-experience, kaya hindi ko pa alam yung pwede kong, ano, ay basta. Kaya thank you Lord talaga dahil hindi kami pinababayaan sa araw-araw namin ginagawa dito sa Lash Room at hindi niya kami hinahayaan magkaroon ng client na gano'n. Sino ba naman ang may gusto magkaroon ng kliyente na masungit? Di ba wala, walang may gusto ng gano'n. Gaya na nga pala ako dito ng primer. After ng primer, syempre, yung bander na, di ba? After mo maglagay ng bander, ay patuyuin mo siya habang binabrush mo para mapabilis ang pagtuyo ng natural lashes ni client. Kailangan tuyong-tuyo yun na bago kayo magsimula maglagay ng eyelash extension. Ang ipapagawa pala niya is mega volume. So, kailangan natin paganahin ang ating kamay. O, diba? Magic yun. Ito muna ako maglalagay sa kaliwa ni client kasi hindi naman cut eye yung ipapagawain niya. Pag cut eye lang ang papagawa ni client ay doon ko ginagawa yung pagsabay sa paglalagay ng eyelash extension. Diba? Para kasi sabay yung pagtapos and pantay talaga yung pagkakagawa talaga ng cut eye. Pero hindi siya cut eye. Mega volume siya. Kaya yung isang mata lang muna ang nalagay natin sa kanya. Bago ko siya videohan, syempre nagpaalam muna tayo kay client kung pwede ko siya videohan. And yes, pumayag siya. Ang sabi niya nga sa akin eh. Nanonood lang ako ng mga videos mo at natutuwa ako. Kaya nga ako napapunta rito kahit napakalayo at pinuntahan talaga kita. And ngayon, mukhang ako naman ang mapapanood ko. O diba, yung mukha ko naman yung mapapanood ko sa TikTok. Kaya sabi ko kay madam, oh my God, madam. Sige mamaya, upload natin agad-agad yan. Kung hindi ko man magawa mamaya ay bukas yan. Si madam pala ay isa pala siyang Zumba instructor. And ano ba yun, yung parang mga ballroom. Nagtuturo siya ng ganun guys. Kaya sa mga gustong magpaturo sa kanya, taga Marikina po siya. O diba, nag-promote pa. And guess what, si madam mukha lang siyang masungit. Pero nung kausap ko na siya, yung kaming dalawa na ay magkaharap, ay Diyos ko Lord, ngiti ng ngiti, tawa ng tawa. O diba, saan ka pa? Sino may gustong ganitong kliyente? O diba, lahat tayo gusto ng ganitong kliyente. Yung nakangiti sa atin, pagbungad pa lang, nakangiti na agad. O diba, tagagaganahan ka pag siya ang gagawan mo. At thankful din talaga ako sa lahat na naging client ko. Halos lahat talaga sila ay nakangiti palagi sa akin. And palaging nagte-thank you, ma'am. Ang ganda ng gawa mo sa akin, ma'am. Ang gaan ng kamay mo, ma'am. O diba, saan ka pa? Nagkwentuhan nga pala kami dito ni madam habang naglalagay ako ng eyelash extension sa kanya. Kasi sabi ko sa kanya, madam, nahihirapan akong magtanggal ng eyelash extension mo. Kasi alam mo naman, medyo makapal yung glow. Then sabi niya sa akin, mukhang isa ako sa mga papapanood kong ano ha, yung mga video na papanood ko sa'yo, nahihirapan ka magtanggal, ganito ganyan. Tapos natatawa lang din siya. O, diba si madam, good vibes ang dala niya dito sa akin. First time niya dito sa amin ha. Bali si madam, eh meron siyang kasama na sa labas siya. Sabi ko, bakit hindi pa nagpagawa yung kasama mo ng eyelash extension? Sabi niya, hindi, magpapahinga lang daw muna siya. Kaya pagbalik daw niya, silang dalawa na daw ang magpapalagay na sabay. O, diba, aasahan ko kayo madam ha. Yung size pala na ginamit ko sa kanya ay size 13, 12, 11, 10. Alam niyo ba guys, naghihingalo na yung size namin ng 12, 11, 10. Sabi ko nga, pag hindi pa dumating yung order natin, mapapasarado tayo ng dalawang araw. Kung kailan dumating yung order natin, doon lang tayo gagawa. Oh my God, thank you Lord. At dumating din ngayong araw yung order namin. Kaya si Tinay at si JM ay tuwang-tuwang-tuwa talaga dahil makakatuloy-tuloy ang mga pasok nila. Oh my God. Kaya ngayon, umorder ulit ako ng medyo madami ng order ko kasi ayaw kong maubusan talaga. Ewan ko ba kahit anong dami kong order, nauubos talaga. Ewan ko ba siguro dahil syempre tuloy-tuloy ang ating kliyente at pinagpapala tayo araw-araw. Oh my God, thank you Lord talaga. Thank you Lord na lang taga masasabi ko. Kaya pati ako ay tuwang-tuwa din dahil hindi ako mapapagalitan ng aking boss Paolo. Kasi last December ay naubusan talaga ako ng stock. Kaya itong aking diyosawa ay pinagsasabihan ako na bakit hindi daw ako nag-impok simula nung December ay September. Dapat nag-impok na ako. Tatlong araw akong sarado guys. Iba naman hindi maiinis sa akin. O diba, sayang ang kliyente. Tatlong araw akong tunganga. Kaya sabi ko sa sarili ko na hindi na talaga ako magpapawala ng stock. Mag-iimpok na talaga ako. Pagdating ng bear, mag-iimpok na talaga ako. Kahit ngayon, pag dumating yung order ko, o order na agad ako ng panibagong order. O diba, sigurista yan. Kaya kayo mga kapwa lash artist ko dyan, pagdating ng birth,
magsimula na kayong mag-impok ng gamit nyo, guys. Eyelash extension, mga glue na yan, tape na yan, mag-impok na kayo, guys. So, sure ako na pagdating ng birth ay yung client natin ngayong months ay doble yan, doble sa dami yan, guys. Based on my experience yan, guys, hindi ako nagsisinungaling, talagang mag-impok na talaga tayo, guys. At ayun na nga, tapos na tayo dito, ang dami ko naman daldal sa inyo, wala namang kakwenta-kwenta. Diyan ko nilagay yung camera ko para makita nyo talaga, diba, kung gaano kaganda yung gawa ng lash room. Then, para mapakita ko rin sa inyo paano kung mag-checking ng eyelash extension bago ko bitawan ng client. Na-brush ko talaga siya ng sobra-sobra para alam ko, diba, na ngayon pa lang, kung may matatanggal man, edi magawan ko kaagad siya ng paraan. Kapag satisfied na ako sa ginawa ko sa kanya, maglalagay na tayo ng bonder. Ito yung last na nilalagay namin para, diba, for retention. After ko nga siya lagay ng bonder, ay babrushin ko ulit siya ng panibago para, diba, patuyuin siya habang nakatapat sa kanya yung mahiwagang mini pan. Kaya kayo, guys, sa mga kapwa ko, lash artist dyan out there, ay bago nyo bitawan si client, ay kailangan satisfied kayo sa ginawa nyo sa kanya, ha? Para, diba, after ng checking, ay tanggalin na natin sa kanya yung mga eye patch natin sa kanya at mga tape sa kanya. After natin siya tanggalan ng tape, ay kumuha tayo ng malinis na cotton buds para linisin natin ang eyelid ni client. O, diba, pak na pak. Pagkatapos natin siya linisin yung eyelid niya, ay brushin ulit natin. O, diba, only brush yun. At ayun na nga, ibigay na nga natin sa kanya ang mahiwagang salamin. O, diba, alam nyo ba, guys, tuwang-tuwa siya sa gawa ko kung maririnig nyo lang yung mga sinasabi niya. Kaso hindi ko pwedeng maano kasi nagsasounds kami nito at baka ako ay makopyright. At ayun na nga, binigay ko na nga sa kanya yung Prinyang spool. Hindi siya makapaniwala na libre yun, guys. Sabi ko, ma'am, libre lang yan dito. Ramdam na ramdam ko yung katuwaan talaga ni client na pagkatapos ko siya nalagay ng extension. Ay, satisfied talaga siya. At dahil napanood mo ang video na to at hindi ka pa nakapag-follow, baka sign mo na to. Please like, comment, and share the love. At huwag kang kalimutan na i-share itong video na to.